Good day mga ka-aircon tech. Ayan, may isi-share lang ako sa inyo na isang problema na medyo hindi common na problema kasi ito, kaya isi-share natin. Ito yung blinking ng ilaw. Ayan. Papakita natin yung blink ng ilaw. Yun, nakikita sa video. So, anim na blink yung nasa kaliwa. And apat na blink yung yan. Diyan yung kabila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Bali, anim na blink yung nasa kaliwa. Yung ilaw na nasa part ng kanan, apat na blink. Yan. So, kung ano yung nagbi-blink kasi din dito, makikita nyo rin yun dito sa ating outdoor board. Yun. May red na ilaw siya. Ayan, oh. Yun. Okay. So, ilaw. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun din. Humihinto siya. Apat na blink ng ilaw, then humihinto. Tapos may sunod na anim na blink siya. So, ganun din doon sa ating indoor board. So, ayan. So, ito yung ituturo natin kung saan ang gagaling yung problema ng unit. And kung pwede pa talaga siyang ma-repair. Ayan. So, subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Ayan. So, meron kasi ako, share ko lang ha. May napili kasi akong memory copier sa Tugaling Lazada, Shopee. Eh, mali pala yung na-order ko. Yung ganitong copier. Oh. So, sinasaksak pala ito sa sa CPU pa, and ipo-format pa siya. So, hindi ko siya nagamit. Ito yung pangkopya ng memory. So, meron kasi akong ginagamit dati. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. So, ilalagay natin dito yung pinaka-source doon sa kabila. Ayan. Tapos, kukopyahin ang memory doon sa kabila. So, mali pala yung na-order ko, and wala akong ma-order ngayon doon sa online. Wala rin kaming mabili sa Raon. Eh, hindi ko alam kung saan nakakabili ngayon. Ito, may mga stock akong memory IC dito. Ayan. So, hindi ako makapag-copy ng memory. So, ito yung isi-share ko sa inyo na problema. Yung nagbi-blink na yan, so, pwede pa yung remedyuhan na hindi tayo magpapalit ng board. Ang problema lang natin dito sa ganito, memory. Ito, yung memory IC na ito. Nabubunot naman yung memory IC niya. Ito, ito, yan. So, may problema ang program niya. Ito yung IC na nandito. Yan. So, may problema ang program niya, kaya lumalabas yung ganyan. And may iba-ibang klase na lumalabas na problema yan. Talagang mapapagkamali talaga na board ang problema natin, o kailangan na nating palitan ang board. Kasi medyo malilito kayo. Kasi katulad nitong isang, yan, itong isang memory na ito. Ito nakasaksak to, naka-on. Pag ini-on natin, lumalabas yung blinking na yan. Yan. Kaya ini-off ko na. Okay. So, antay ko lang huminto yung ilaw. And ikakabit ko yung isang problema din na memory. Ito, oh. Yan. So, ngayong araw kasi na ito, parang tatlong unit na ganito yung ginawa namin. Magkakaiba ng problema, pero galing pa rin sa memory. Pero iba-iba ng symptoms ng naging problema. So, ito yung nagbi-blink na anim sa kaliwa, apat sa kanan na blinking. Then, ganun din dito. Yung blinking niya. So, ito papalitan ko lang muna ng memory IC. Yung binunot ko yung memory IC. Ikakabit ko yung isang may problema pa na memory IC na encounter natin ngayon. Okay. So, ikakabit ko lang.
Yan, ipa-underin ko yung unit. Yan. So makikita niyo yung indicator light dito. Pag ganito kasi yung indicator light, makakapansin niyo na normal 'yan pagka nakaganyan ang ilaw. Parang naka-steady siya na bahagyang nagbi-blink. So 'yan yung normal operation niya. And ayan oh. Umandar na yung compressor natin. Pero mapapansin niyo yung fan motor natin hindi umaandar. Yan. Pero yung compressor, yan, umaandar ang compressor natin. Yan oh. Okay. Pero ang problema natin, teka, i-off ko muna. Yung fan motor natin hindi umaandar. Pero ang compressor umaandar. So dito sa problema na ito, maaring mapapansin nyo, ang mapapag-diskitahan nyo is yung ating fan motor, bakit hindi umaandar. Pero AC lang yan. Hindi nagsuswitch yung ating relay dito sa loob para mag-switch yung, ay umandar yung ating outdoor fan motor. Pero umaandar ang ating compressor. Napapaandar niya, pero hindi sumasabay ito sa andar. Yung ating outdoor fan. So ang problema ng ganito, huwag kayong magkakalikot din doon sa ating fan or doon sa ating mga relay sa loob or yung ibang parts. Ang problema ng ganito, nandun pa rin. Wala siyang ilalabas na error dito, maandar siya, pero ang problema natin, nandun pa rin sa memory IC. So bubunutin ko ulit ito. So ito yung pangalawa na na-encounter namin kanina. And eto, meron akong isang good, maayos yung program na memory IC. Ito nga sari yung kailangan ko, kaya nagpa-order ako ng ganito. Mali naman yung na-order namin. Hindi ko alam kung saan ako makakabili ng copier na ginagamit namin dati. So, ang mga nakakaalam nun, yung mga dating mga TV technician, may ginagamit silang memory copier. So, gumagamit sila nung may laman na memory and itatransfer yung program. So, hindi ako makapag-transfer dahil wala akong ganito na programmer. Mali itong nabili kasi namin. So, magtatry na lang akong maghanap para maipakita din sa inyo yon. Ayan. So, ito kasi hindi pwedeng katulad nung ginawa natin dati dun kay Carrier at Kundura na habang umaandar, ililipat yung memory and magtatransfer na lang kusa. Ayan. So, good itong memory na itong isinalpak ko. Teka, parang subabla yung paa ko ah. Andali ah, titingnan ko lang. Titutukan ko lang ng ilaw. Ayun, okay. Whoop, sumabit. Okay, so ito, i-on natin. Yan, so naka-on na yung unit natin. Yan ah. Nakikita nyo na rin dun sa blink, normal yung operation. No? Same din ng isang ginamit natin na memory. Ito yung memory na isa. Na umaandar ang compressor pero si fan hindi umaandar. So antayin ko lang umandar yung compressor natin. Yan. So sayang, may papakita ako sana. Kala ko okay na yung aking nabiling memory copier sa Shopee. Eh, mali pala yung nakita ko. Iba pala yung gamit nito. Kaya, ayan, hindi umubra. Kailangan pang ipasok sa CPU. Kaya meron siyang kasamang, ito yung tawag dito. Disk. Disk niya, CD. Para pag, kalimutan kong tawag dito. Para pa, ano tawag ko? Transfer. Para mag-transfer yung program. Ayan. So, hindi ko alam kung paano pa gamitin. Aaralin ko pa. Ayan. So, yun yung isa kasing nabibili na yun. Automatic na yun. Pag nilagay mo yung isang memory na may laman, magkakopy na siya ng kusa. Nagra-run na siya. And pag mistop yung ilaw niya, yung may kulay green na ilaw, automatic nakatransfer na yung program. So, hindi na natin kailangan bumili ng memory or magpalit ng board. Kukuha lang tayo ng unit na umaandar, bubunutin natin yung memory, ipoprogram natin, ita-transfer lang yung program. So,
So sa mga Samsung yata, yun yung kadalasan na nagiging problema, yung hindi nagpugiging compatible yung indoor at saka yung outdoor niya. Magkaiba ng program. So pwede kumuha na lang ng compatible na program, ikakopy na lang para hindi na tayo bibili ng buong board mismo. Yan. So antayin ko lang mandar yung compressor. Medyo nagkaroon ng delay yung andar niya. Okay. So standby tayo, ha. So ayan, oh. Kita nyo mandar yung fan motor natin. Umandar din yung compressor natin. Ayan. Okay. So maandar si compressor. Maandar si patay. Patayin ko muna. Ayan. Ayun. So nakita nyo yung problema na nandun lang pala sa memory IC. Yung program niya, hindi niya pinapa-under yung pan, pero ma-under si compressor. So kapag ka-chinek ito ng ating mga siguro yung medyo baguhang technician or hindi taga-ES ni LG, so mapapagkamala nila na pan motor ang problema natin or yung ating board. So dahil lang dun sa isang IC na walong paa, yan yung memory IC natin. Ayan, siguro pag nakahanap ako nung copier na ginagamit ko dati, kasi dati meron akong ginagamit, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Eh, hindi ako makapag-program ngayon. Wala naman akong mabilhan na. Nung ano, nagpahanap ako sa Raon, wala daw mabili yung aking isang technician ng memory copier. Ayan, kaya namali tuloy ako ng bili. Ayun. Okay na. And ayan, yung mga ganitong problema na katulad ng pinakita natin, yung anim na blink and apat doon sa memory pa rin yun galing. Kung hindi umandar si pan, huwag nyo muna kakalikutin si pan. I-check nyo na lang. Nachi-check naman niya ng... Kasi ito, ay ito kinabit ko lang. Nachi-check naman ito sa ano, sa tester or paandarin nyo ng manual yung ganitong modelo. Ha? Ayan. So natatanggal naman ito. Pwede nyo siyang lagyan ng capacitor lang and supplyan nyo para mapa-under nyo yun. Or ayun, huwag nyo na muna sigurong kalikutin pagka mga ganyan na problema. So ang problema nyo nandiyon lang sa isang program. Yun, ganitong memory. Ayan. So okay na itong board na ito ngayon. Pinalta na namin ng memory. Kaya lang, kailangan kong i-copy para masalpakan din namin yung iba. So ito yung magiging source na namin ngayon. And kukopyahin. May nabibili din po na memory IC sa mga electronic store. Actually, sa Raon din namin ito pinabili. Yung number niya, 24C16. Yung. Doon sa mga Kondura at Carrier, yung mga naunang video natin, na napansin nyo yung pinag, binunod ko yung memory. Sa mga window type yun, ha, binunod ko yung memory, tapos sinalpakan ko ng iba, na yung defective na memory or yung blanco na memory, so nare-reformat niya na o napoprogram na niya. Dito kasi sa ganito, masyadong mataas yata ang program, hindi niya na i-copy, lumalabas pa rin yung error. Yun, kaya kailangan natin gumamit ng memory copier. Yun, ayos. So sana may natutunan tayo dito sa medyo simpleng problema lang pero medyo masakit na sa ulo. Ayan. Okay. Okay. Ayos.